Hello guys. So ngayon, pag-uusapan natin is gaano ka ba kamahal na magkaroon ng isang gel blaster. Syempre, pag gusto mong bumili ng gel blaster is meron tayong low end, meron tayong mid end, at meron din tayong high end. So itong gel blaster natin guys is high end to. So kung marerecommend ko sa inyo is bumili na lang kayo ng high-end na gel blaster, kasi pag mga mid-end, mga low-end, disposable siya. Hindi kagaya nito, pwede mong palitan yung ano niya, internals niya, yung gearbox, pwede mong palitan yan, pwede mong gawing metal gears, tsaka pwede nyo rin siyang yung mga accessories niya, i-upgrade nyo ng mas maganda pa. Tsaka, ang kinaibahan kasi ng mga mid-end, kumpara na lang natin sa mid-end tsaka sa high-end. Kumbaga yung ano kasi, yung appearance niya outside. Kumbaga kasi pag high-end kasi, napakaganda ng ano niya, na physical appearance niya. Kumbaga parang ano siya, maganda yung, pag tinignan mo siya is maganda siya, hindi siya yung mukhang plastic ba. So ako guys, kung mag-gel blaster na rin lang din naman kayo, is kung may budget kayo, isa maganda, bumili na lang kayo ng diretso na high-end. Isa, mag-mid-end pa kayo, tapos disposable lang din naman. So kapag may mga nasira na internals, is hindi na natin mare-remedyohan. Pero mas maganda na tong magkaroon tayo ng isang high-end. So ang pag-uusapan natin ngayon, syempre pag bibili tayo ng gel blaster, hindi lang naman din naman yung gel blaster din yung mismong bibili natin. Kumbaga, kapag may budget ka o kaya nagustuhan mo talaga siya, syempre bibili rin tayo ng mga accessories. So magkano nga ba yung mga nagastos ko sa accessories niya, sa mga upgrades? So paano natin yung pag-uusapan natin yun ngayon? So ito, dito muna tayo mag-umpisa sa aking ARP9. Kita nyo naman guys. So itong unit nito, sa pagkakaalala ko, ang range nito is nabili ko to ng 3,700 to 4,000. Itong mismong unit. Yan. Itong unit na to. So, itong unit na to is nylon body. So, gawa siya sa high quality na plastic. So, ayan. So, yung binili ko to, mismong unit lang. So, wala pa siya yung mga accessories. So, ngayon, yung accessories niya is, for example, ito. Ito lang siya. Ayan. Tapos tanggalin nyo ito. Ay, tanggalin nyo ito. Ayan. Tapos ito. So, itong mismong unit. So, ito muna tayo. Ito, ito lang talaga siya. So, itong drum magazine niya, ang presyo nito is nasa 1,000 to 1,200 pesos. So, depende na yan kung kaninong seller kayo bibili. Pero sa Lazada, marami doon mga seller na mura lang itong drum magazine. So, advice ko sa inyo, kapag ARP na yung gamit ninyo, mag-change na kayo ng drum magazine. Kasi dito, mas maraming bala yung pwede nyo ikarga. Good doon, mas astig siya. Kasi umiikot to pag binabaril ninyo. Okay. Ito naman tayo. So, ito. Ito ano lang naman to, display lang din naman to. So hindi naman gumagana yung ano nito, yung laser nito. Kumbaga ito kasi MAWL battery box. So may sinasalpak tayo diyan na wire. So ito display lang din naman to. Kumbaga design lang, accessories na lang to. So hindi naman to nagana, kumbaga accessories na lang talaga. So ang presyo nito is nasa around 750 pesos. Pero ano rin naman to, pwede niyo gamitin as a battery box. Tapos ito, this is green and red laser. Meron din siyang flashlight. Ayan. Kita nyo. Ayan yung red. Ito naman yung green. Ito naman yung flashlight nya. So, ang presyo nito is nasa 750 pesos. Ito, ano siya. Meron din namang mga mura nito. Pero ito kasi ano to eh. Gawa siya sa nylon eh. So high quality plastic na siya. So maganda na rin to. Tapos ito naman, tracer. Ito, hindi rin to kasali. So pag binili nyo to is nagre-range to ng mga siguro mga 900
99, which is 1,000 pesos. Palagyan na lang natin na 800 to 1,000 pesos itong tracer niya. So itong tracer niya, kapag may lumalabas siyang bala dito, is umiilaw din siya. So parang totoo siya. So para pag gabi, mas magandang gamitin itong tracer na to. So sa lahat ng mga tracer na tingin ko, ito na yung isa sa mga pinakamaganda kasi napaka-accurate nito. Bumili kayo nito, ito ay TG Tracer ata to. Kaya ano, bumili kayo nito guys. So ito, kasama na to sa mismong unit pag binili mo, free lang naman to. Ngayon, ito accessories na lang din naman to. Siguro ang presyo lang din naman ito is 100 pesos. Siyempre, pag bumili kayo niyan, siyempre, pag bumili niya itong unit na to, kailangan nyo rin siyang palitan ng battery kasi 7.4 volts lang siya. So kailangan nyo siyang gawing 11.1 volts para mas maganda yung ano niya, yung mas mabilis yung ano niya, yung rate of fire niya. Kaya mas magandang mag-change pag 7.4 volts, mag-change kayo agad ng 11.4 volts na battery. So ang battery nun is siguro nasa 500 to 800. Depende kasi yan sa brand, tsaka depende rin yan kung ilang milliampere ng battery yung bibili ninyo. Basta ang bilhin ninyo is 11.1 volts. Diba? Okay. Tapos ito rin, accessories nga lang din to. So ito, nabili ko lang sa Lazada. Ang bili ko lang naman ito is 150 pesos. Ayan. Kaya, maganda rin siya. Anti-slip to. Ito naman, ito, free lang lang din naman to. Kaya hindi ko na to kasama sa price. Kung magkakasama lang to ng unit. Ito talaga, nakaganto to. Binaliktad ko lang kasi siya. Kasi kapag ginanon ko siya, binaliktad ko siya is bumabangga to. Kaya hindi ko mailagay itong aking MAWL na battery box. Ayan. Kaya binaliktad ko na lang siya na ganyan. Okay? Naman tayo ngayon sa aking MP5. Ay. Itong aking MP5, nabili ko siya ng 6,000 pesos. So ito talaga yung pinakamaganda na build na gel blaster ko. Kasi ang ganda niya kasi matte black. Tapos parang ano talaga siya, yung original size ng MP5 talaga. So ayan. So ito, 6,000 pesos. Pero nung binili ko to, hindi to kasama itong muzzle. Itong muzzle is nasa 300 pesos ang bili ko dito. 300, 350 pesos. So ganun. So ito, metal to ha. Metal to guys. Itong ano na to, mabigat din to. Itong MP5 to. So ito, binili ko rin tong laser. Itong laser na to is 250. Tapos bumili rin ako ng 45 degrees na rail. Itong reel na to is nasa 200 pesos para ikabit ko itong aking laser. Tapos ito naman, itong scope na to, nung binili ko to is nasa 850 pesos. Pero kasama na to, itong reel niya, yung 1-inch riser na reel. Yan. Pero before that, mayroon pa yan. Nung ito pa ito, yung reel na to, yung pinagkakabitan itong dalawa na 45 degrees tsaka itong riser ko. So may reel pa yan dito. So ang presyo niya nasa 350 pesos. Pabili ko dyan, so magastos din talaga. Tapos ito, 7.4 volts. Pinalitan ko siya ng 11.1 volts. Tulad nga ng sinabi ko kanina sa aking ARP9, mas maganda mag-change kayo ng 11.1 volts kasi nga mas maganda yung rate of fire. Kumbaga mas rapid, mas mabilis siya. So ayan, diba? So ito guys, accurate to ha. Accurate siya. So ito, pihitin nyo lang to ha, itong scope niya. Ayun o, kita nyo ba guys? Ayan, makikita ba? Ayun. Ayan. So accurate talaga to. Palitan muna natin to. So bali pag pinipihit nyo to, lumalaki rin yung pinakasentruhan niya doon sa loob, yung red. So pawalain natin. Yun, so wala na siya. Ngayon,
ang galingan natin itong dalawa natin. So ito naman guys, ito naman ang aking Buhan MKA. Siguro itong Buhan MKA ko, yung mismong unit lang, nabili ko ito ng 3,800 pesos. So nung binili ko ito is talagang ano lang talaga, itong mismong unit lang as ito wala talaga. So kaya ano, yung MKA, maganda naman siya, kaso ang kinaibahan lang kumbaga sa mga M4, wala siyang mga ano, mga reel dito. So kailangan bibili ka pa. So ito muna, ito yung pinakamura ko na accessories. Itong accessories nito siguro mga nasa ano lang to eh, mga 120 pesos. Pero accurate yan guys. Maganda to. Itong scope ko na to. Kahit mura lang siya, ano siya, maganda siya. Pero ito ano lang siya, ABS plastic. Pero hindi siya mukhang ano, mumurahin eh. Hindi naman naman, mukhang mamahalin siya. Tapos ito yung pack na ano na laser tsaka yung flashlight ko. Yung kinaibahan lang kanina sa ARP9 ko, ito talagang design lang siya. So wala siyang pindutan dito, 'di ba? Kanina may pindutan tayo dito sa ARP9 ko. Tapos ito siya is ano lang siya. Red lang ang meron siya. Kumbaga itong isa, design lang 'yan, wala yang green ano, wala yang green light. Pero ito, meron siyang flashlight. Ayan. May flashlight siya. Ayan. So ito, ang presyo nito is nasa ano lang naman. Siguro mga 200 pesos. 200 pesos lang ito. Tapos ito, itong aking suppressor. Ito, nabili ko lang ito ng siguro mga nasa 300 pesos. Hindi ito kasama sa mismong unit kasi nung binili ko itong unit mismo. Nitong Buhan MKA ko. Ayan. Tapos itong aking grip, nabili ko lang to na mga siguro mga 250 pesos. Ayan. Pero bago ko binili yan, bumili muna ako ng isang rail. Kung makikita ninyo, di ba may rail doon, kasi pag binili to yung unit, hindi yung kasama yung rail, wala kasi siyang kabitan eh, so kailangan mong bumili talaga ng rail. Itong rail na to, nabili ko to ng mga 250 pesos mga ganun. Pero ito naman, itong grip ko rin to, grip to eh, dito dapat yan eh. Pero nilagay ko na lang dyan para extra accessories nya. Kasi dati kasi wala pa ito. So ito, nabili ko lang ito ng mga, siguro mga 200 pesos. Itong grip na to. Tapos, ito magwell. Magwell, nabili ko siguro to ng mga 300 pesos. 300 to 350 pesos. Itong grip. Tapos ito naman, extra accessories ko lang ito. Galing naman to sa iba kong gel plaster. Kaya dyan ko lang muna siya nilagay. Hindi naman talaga siya kasama. Tapos ito naman, pinalitan ko rin siya ng 11.1 volts. Para mas maganda yung rate of fire niya. So, ang presyo no, ng 11.1 volts na yun, siguro na, nung nabili ko, pagkakaalam ko, siguro nasa 750 pesos, mga ganun. Tapos nung binili ko tong mismong unit, 'di ba? Nylon ano lang siya yung gears niya, pati yung piston niya. Tapos pinalitan din ng spring. So ito kasi upgraded na eh. Marami na diyang ginawa sa loob. Tapos ang marami tayong binago diyan, siguro gumastos din tayo mga 2,000 pesos or 2,500. Dito lang sa internals niya para mabago natin yung internals niya. So ito na talaga yung ano ko, ito yung gel blaster ko na pinakamalakas, itong aking Buhan MKA. Kita nyo naman, di ba? Napakaganda nito guys. Okay, so pupunta naman tayo ngayon sa aking AK-47. This is AK-74M pala. So AK-47 na rin yung para sa akin kasi same lang din naman sila na kalash ni ko. So ito naman, itong unit na to, is nabili ko siya ng 6,000 pesos sa Lazada.
Pero ito na yung pinakamabigat ko na gel blaster siguro. Kapag ito wala pa tong accessories ha, pero ang bigat na. Eh what if ko nalagyan ng accessories? So ito, 6,000 pesos. Pero pinalitan natin siya ng 11.1 volts na battery. So ito, ang yung battery niya umabot din ng ano, nasa 750 pesos. Siguro mga 2,000 milliampere ata yung nilagay ko dito. Kasi pag mataas na minsan yung ampere kasi ng battery, minsan sobrang laki na, sobrang haba eh. Pag sa sinalpak mo na sa blaster mo, hindi na siya mag-cashier. Kaya ganun lang yung binili ko. Kasi meron din naman mga 2,400 milliampere, meron 2,800. So ito mga 2,000 na to siguro. Between 1,800 to 2,000 milliampere. Tapos, ano po ba dito? Ito pala, binilang ko siya ng rail. Yung rail na yun, nakaganyan siya. Yung sa dati ko palang vlog is sa about AK-47, hindi pala ito tatanggalin. So, dito natin ikakabit yung rail. Dito mismo. Sa bracket na yan. So, nakaganyan siya. So, ang presyo na is nasa 600. So, in-order ko pa siya. So, hindi pa siya dumarating hanggang until now. So, pag nakarating na yun, papakita ko sa inyo to guys. Kasi pag kinabit ko yan, lalagyan naman natin siya ng bushnell na scope. Ito, all metal to ha. Metal to lahat. So, napakabigat nito. So, ito accurate to guys. Ito accurate to. So, ito hindi lang makita dito sa ano eh. Pero pag sinipat mo yan, makikita mo na yan. Ayan. Hindi lang siya makita sa video. So, ang price nito is nasa 1,200 nung binili ko sa isang airsoft shop. Pero pag sa Lazada, siguro mabibili nyo lang to ng mga 1,000 pesos. Ayan. Kaya ano, napaka-astig nito. So, pag kinabit ko yan sa AK-47, pag nakabili na ako ng aking rail, is dito ko siya ilalagay. Plastic. So yun lang naman guys. So ito nga yung pinag-usapan lang naman natin. Pag bumili kayo ng gel blaster, syempre mag-upgrade kayo ng mga accessories, internals. So magkano ba yung mga magagastos ninyo sa mga gel blaster ninyo. So guys, next time pag bibili kayo ng gel blaster, syempre isipin nyo rin minsan na ano ba yung mga pros and cons, tapos yung mga dapat natin i-upgrade just in case nandiyan na unit. Minsan syempre, minsan sa lakas, sa FPS, minsan nakukulangan tayo eh. So, yung nabili pala natin is yung gear is plastic sa loob. Tapos gusto mong ganito kalakas yung blaster mo, pero kailangan mong baguhin yung motor niya. Babaguhin mo yung tawag dito, yung gear niya. Siyempre may mga papalitan ka rin, mga o-ring, piston. Siyempre yung spring papalitan mo rin yan. Kasi yung spring yan is isa rin yan sa ano, nagpapalakas ng blaster natin. Yung spring niya sa loob. So may mga spring line na nabibili na mga M80, M90, M100, M110, M125 na mga spring para lumakas yung blaster natin. So, yun lang naman guys. So, next time magbablog ulit tayo about dito sa aking ibang blaster kapag na-upgrade ko na sila. So, next time ulit guys. Sana may natutunan tayo. Bye-bye!